devil. It's all you. Isa po akong tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan at mga tungkol sa aswang, Sir Kilabot. Nais ko pong magbahagi ng isang kwento mula sa isang self-confessed na aswang. Kaibigan at kaklase po siya ng aking lola sa elementarya. Ngunit hindi ko na po babanggitin ang kanyang tunay na pangalan. Pati na rin po ang iba pang tauhan na may kaugnayan sa kwento. Ganon din ang lugar para protektahan ang pagkakakinanlan ng may-ari ng kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bebeng. Ilalahad ko po ang kwento ayon sa detalyeng ibinigay ng mismong may-ari ng istorya. Taong 2016, nang magkaroon po kami ng bisitang hindi inaasahan. Galing po siya sa isang bayan sa NCR. At base po sa narinig kong pag-uusap nila Lola, ay kaklase ito ng Lola ko nung elementary sila at naging magkaibigan. Simula noong mag-high school daw ito, ay hindi na nagkita pa ang dalawa kahit hanggang sa nagkaasawa at nagkaapo na si Lola. Ang huling balita na lang niya rito ay nasa Maynila ito at nagtatrabaho bilang nurse. Kaya ang muli nitong pagdalaw ay hindi inaasahan ng aking agwela. Lalo po ang dahilan nito kung bakit ito nagpunta sa amin. Ay nako, buti na lamang at nakapagbakasyon ako ngayon dito sa atin, Elsa. Nabalitaan ko na narito na pala kayo uli sa lumang bahay nyo. Bungad nito habang inaabot kay Lola ang mga dala nitong prutas na pasalubong. Ay, oo. Mula nang mamatay sila papang at mamang kasi, wala nang tumira rito. Alam mo naman siguro na may kanya-kanyang buhay na sa ibang bansa ang mga kuya ko. Ako lang ang pwedeng bumalik dito para mag-asikaso. Para wag tuluyang masira ang bahay na kinalakhan namin tatlo. Mahabang sagot ni Lola. Matapos ang ilang kamustahan, ay sinabi nito ang tunay na sadya nito sa lola ko na ikinapanlaki ng aming mga mata. Ni hindi nito alintana na naroroon din kami ng aking ina at nakikinig ng mga sandaling iyon. Humihingi ito ng tulong na makapasok sa aming relihiyon upang magbaka sakali na makatulong ang aming mga matataas na lider sa matagal na umano niyang dinadalang bigat sa dibdib. Matagal na umano itong nagdurusa sa kung anong mahiwagang sakit o sumpa na dumapo sa kanya. Sa ganito umano nagsimula ang lahat niyang paghihirap na tumagal na ng mahabang panahon. Mula sa maikayang pamilya sina Aling Rosa, kaklase siya ni Lola at naging matalik na kaibigan noong sila ay nasa elementarya. Subalit nang mag-high school sila, ay sa Maynila na ito tumira kasama ng mga kapatid at magulang. Ang mga ari-arian nila at lupa ay ipinamahala na lang nila sa dalawang tenants nila na kamag-anak din ng kanilang ama. Ang kanilang ancestral house ay ipinasikaso nila sa isang caretaker. Mula nang umalis ang kanilang pamilya sa baryo, ay hindi na sila nagkaroon ng ugnayan ni Lola. Ang tanging alam sa baryo ay lahat nakatapos ng pag-aaral ang limang magkakapatid at ang bungsong si Aling Rosa ay naging nurse. Iyon po ang narinig ni Lola nang bumalik ang pamilya namin sa baryo para mag-asikaso sa lumang bahay ng mga magulang ni Lola at sa mga ari-ari ang naiwan nila. Samantala, nang makatapos umano ng kursong nursing si Aling Rosa,
at nagkaroon ng lisensya, ay natanggap ito sa isang ospital na pampubliko sa labas ng Maynila. Sa unang mga taon niya sa trabaho, ay maayos naman ang lahat. Nalilibang siya sa trabaho sa ospital at wala sa loob ang pakikipagnobyo. Nang magkasunod ng pumanaw ang kanilang mga magulang, ay mas lalo niyang pinokus ang sarili sa trabaho para makalimot sa masakit na pangyayari sa kanilang pamilya. Sa kanyang busy kasi nalagutan ng hininga ang kanyang ina na namatay sa sakit sa kanser sa ovary. Taon ang lumipas at sumunod naman ang kanyang ama nang dahil sa atake sa puso. Sa mga panahong iyon, ay dalawa na lamang silang walang asawa sa kanilang limang magkakapatid. Ang pangatlo sa kanila ay umuwi sa baryo at dito na nagpatayo ng bagong bahay katabi ng bahay nila sa Kakahuyan. 5 taon na siya sa pinapasokang ospital nang makaramdam umano si Aling Rosa ng mga kakaiba sa kanyang sarili. Nag-umpisa iyon nang magkaroon ng shuffle sa kanilang duty. Dahil sa maituturing na siyang isang senior nurse, ay medyo lumuwag ang kanyang schedule. Napunta siya sa pang-umagang duty at natoka sa ilang pasyente sa ward ng mga nagpapagaling na lang ng mga operasyon. Dahil sa pang-umaga na siya, sa gabi na dapat ang kanyang tulog. Subalit, dito na nag-umpisa umano ang kanyang kalbaryo. Sapagkat hindi siya dalawin ng antok, hindi siya makatulog sa gabi, kaya halos wala siyang tulog sa buong duty niya sa ospital. Ang ganong niyang sitwasyon ay nagpatuloy ng ilang araw hanggang nakaramdam na siya ng pagkahapo. Kaya nagpunta siya sa isang psychiatrist upang ikonsulta ang kanyang suliranin sa kanyang insomnia. Niresetahan umuna siya nito ng gamot na pampatulog, ngunit hindi ito nakatulong. Sa tuwing makakatulog siya, ay nagigising umuna siyang pagod na pagod at parang galing sa kung saan. At napapansin din niyang marumi ang kanyang mga kuko sa kamay at madungis ang mga paa. Ganoon din ang laylayan ng kanyang pajama. Naisip niya na baka nag-sleepwalking siya habang akala niya ay mahimbing siyang natutulog. Nagtagal ang kakatuwang mga nararamdaman niyang yun. Nakadarama na umuna siya ng pagkabahala, kaya nag-file siya ng sick leave sa ospital para magpatingin sa isang espesyalista. Naalarma ang kanyang mga kapatid, kaya ang kapatid niyang sinundan si Aling Cecilia ay pinuntahan siya sa kanyang bahay. Hiwa-hiwalay na kasi sila dahil sa kani-kanilang trabaho. May mga kanya-kanya na silang mga bahay at lupang pundar. Napilitan siyang ipagtapat sa ate niya ang mga nararamdaman. Ipinasya ng ate niya na samahan siya sa pagpapagamot kung ano man ang kanyang nararamdaman. Ngunit wala namang makitang sakit ang mga doktor sa halos lahat ng mga test na pinagdadaanan niya. Kahit ang psychiatrist na hiningan umano niya ng second opinion, ay walang ma-diagnose na sakit. Subalit, dahil nga sa nakikitang pagbabago sa ugali at physical na dating ni Aling Rosa, ipinasya ng ate niya na paupahan na lang ang bahay nito sa bayan kung saan din naroon ang trabaho nito. Isang bayan lang naman ang pagitan nila at may sasakyan naman si Aling Cecilia, kaya hindi magiging mahirap sa kanya kung pumisan muna sa bahay ng bunso nila para mabantayan ito. Ang sitwasyon ng noon ay 28 taong gulang na si Aling Rosa ay tila lumalala. Ilang araw pa lamang sa kanyang bahay ang kapatid na si Aling Cecilia nang makarinig siya ng mga nakakakilabot na boses. Parang mga paus at pabulong na ungol sa di niya malamang kung saan, lalo na sa gabi. Kahit uminom na siya ng bagong resetang pangpakalma at pampatulog, ay waring hindi iyon tumatalab. Ang boses na dati ay pabulong ay tila naging
mga daing na. Nang tumagal ay natatakot na raw siyang gumabi. Sa pagkatuwing pagkagat ng dilim, ay lalo daw itong lumalakas na parang batingaw na nakabibingi. Isang gabi ay balisa siyang nakahiga sa kanyang kama. Habang ang kanyang ate ay nasa silid naman ito at nagre-repaso ng mga uwing trabaho, ay biglang nanayo ang kanyang balahibo. Nakarinig umuna siya ng nakakakilabot na tinig at paus na tila galit. Nagsasalita ito ng mga salitang hindi niya maintindihan. Pinalaking relihiyoso ng mga magulang sila Aling Rosa. Kaya dahil sa nakakadama na siya ng takot, ay nagdasal siya ng mahina at pabulong. Ngunit lalo siyang sinalakay ng sobrang sindak. Nang lumakas naman ang tinig na naririnig niya. Nagiging malinaw ang bigkas nito sa mga kakaibang wika na hindi naman niya maunawaan. Naiiyak na tinawag niya ang kapatid na nasa kabilang silid lang. Be, bakit? Napaano ka? Nag-aalala umanong tanong sa kanya ng ate nang mabungaran siyang umiiyak at nagtatakip ng daing. Hindi mo ba naririnig, ate? May nakakatakot na boses akong naririnig. Parang pinagkalong boses ng matanda at talimaw. Nanginginig daw niyang sabi kay Aling Cecilia. Ha? Boses? Wala naman, be. Wala akong naririnig. Ani ng ate niya. Habang pinapakalma siya ng kapatid, ay lalong lumalakas ang boses na para na raw panaghoy ng isang galit na matanda. Paos na nakakakilabot. Ang pagkakalarawan pa ni Aling Rosa, ang boses ay mahihahalin tulad sa boses ng mga demonyo sa mga pelikulang horror. May nakakapanindig na alingaungaw pa raw ito at sa huli, at tila pahabol na hagok ng halimaw. Tigilan niyo na ako, parang awa niyo na, sigaw ni Aling Rosa. Ngunit sa halip na huminto ang tinig, ay lalo pa itong lumakas. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na siya nakatiis. Malakas din siyang nagdasal ng Ama namin at humingi ng tawad sa Diyos kung may mga kasalanan man siya. Halos maligo na siya sa pawis at luha habang pigil-pigil nang umiiyak na rin kapatid na hindi malaman kung paano hihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi nito alam ang nangyayari kay Aling Rosa sa mga sandaling iyon. Hindi niya ito magawang iwan. Hanggang narinig na lang ni Aling Rosa ang tinig na nagsalita ng malinaw at naiintindihan niya. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, ani ng nakakatakot na tinig na tuluyang nagbigay sa kanya ng labis na takot. Nahimatay siya sa sobrang sindak. Nang magising si Aling Rosa ay nasa ospital na siya. Ngunit hindi sa ospital ng mga normal. Dinala siya ng ate niya sa ospital ng mga baliw. Hindi raw kasi siya tumitigil sa kasisigaw at pagwawala. Mabuti na lamang umano at sinaklolohan sila ng malapit nilang kapitbahay. Tinulungan siyang itali ng manipis na kumot ang buo niyang katawan kasama ang mga kamay. Napaisip si Aling Rosa sapagkat sa kanyang alaala ay nahimatay siya. Pero sinabi ng ate niya na hindi umano siya hinimatay, kundi nagpatuloy umano siya sa malakas na pagsigaw. Matapos makuha ang ilang impormasyon tungkol sa mga naging gawin niya sa mga nakalipas na buwan, ay inadmit siya sa pasilidad na iyon ng mga baliw. Na-diagnose siyang may bipolar. Tuloy na siyang iniwan doon ng ate niya.
Inakala ng lahat ng kapatid niya na nababaliw siya. Sa ospital ay nagkaroon ng mga weirdong karanasan ng mga attendant at mga nurse mula nang dumating siya. Isa sa mga pasyente roon na maayos ng lagay at hinihintay na lamang na sunduin ng mga kaanak. Nanginginig ang katawan sa takot na nagsisigaw ito isang gabi. Nakita umano nito si Aling Rosa na humaba ang kuko at biglang nanlisik ang mga mata. Naging kahindik-hindik umano ang itsura nito. At dahil doon ay hindi natuloy ang paglabas nito sa ospital ng mga baliw. May isang pagkakataon naman na nakita ito ng attendant na sakmal-sakmal ang isang living out na pasyente. Hindi kasi nakakulong si Aling Rosa at ang ibang pasyente na hindi naman bayulente. Malaya silang nakakagala sa pasilyo ng ospital. At minsan ay parang normal na tumutulong sa mga gawain doon tulad ng paglilinis. Kapag naman sa umaga ay normal na kausap si Aling Rosa. Masinop at malinis sa sarili at hindi aakalain na may sakit sa isip. Ayon sa mga staff ng hospital, normal na normal ang kilos nito at maayos sa kausap. Tuwing gabi lamang may mga kakatuwang nangyayari sa loob ng mga ward ng mga baliw, naiisa lang ang sinasabi. Nakikita nila si Aling Rosa sa kakaibang anyo. Nang muling dumalaw si Aling Cecilia, ay sinabi sa kanya ng doktor na kinatatakutan na si Aling Rosa ng mga kapwa niya pasyente. Minsan ay nakita daw ito ng isang nurse na duguan ng bibig at kamay, ngunit hindi nila alam kung saan galing ang mga dugo. Miss Cecilia, mas makabubuti siguro na sa probinsya mo nalang dalhin ang kapatid niyo. Normal naman po siya sa umaga. Pumasa naman po siya sa mental test na isinasagawa namin buwan-buwan. Maayos naman siya. Ang mga kasama lang niyan tila lumalala ang lagay mula nang dumating siya. Ang mahabang saad ng doktor ni Aling Rosa. Ipinaalam ni Aling Cecilia sa mga kapatid ang sinabi ng doktor. At nang makarting umano ito sa panganin nilang Siman, ay sinabi nitong ilabas na lang si Aling Rosa at dalhin sa probinsya. Ne, ilabas mo na lang si Bebe sa ospital. Hindi naman baliw yan. Baka lalong mabaliw pag pinabayaan natin. Ani pa daw ng kapatid nila nang makausap ni Aling Cecilia sa overseas call. Dahil sa nahihiya sila na malaman sa baryo namin ang tunay na kalagayan ng bunso nila. Kinuha ito ng isang kapatid nila at dinala sa probinsya ng asawa nito sa Visayas. Doon na kasi ito nakatira. Dahil sa mga reseta ng doktor na pampakalma at dahil din marahil sa tahimik ang probinsya, ay medyo naging maayos si Aling Rosa doon ng mga ilang buwan. Sabi ni Aling Rosa ay naririnig pa rin niya ang mahiwagang tinig, pero nagagawa na niyang ikalma ang sarili. Walang nakakahalata sa kanyang kakaibang kilos sa gabi. Ayon kay Aling Rosa, dahil iginawa siya ng sariling kubo doon ng kanyang kapatid at pinadadalan siya ng paggastos ng kuya niyang Siman at iba pang mga kapatid, ay maayos at may kalayaan siyang mamuhay doon. Ngunit pagsapit ng gabi, ay nakakaramdam siya ng sobrang init ng katawan at kakaibang pagkagutom kahit marami naman siyang kinain sa hapunan. Parang lumalakas din daw ang kanyang pandinig at pangamoy. Minsan isang gabi ay nagising siya dahil sa malakas na iyakan na naririnig niya. Nang bumangon daw siya, ay nanuot sa ilong niya ang nakakatakam na amoy. Akala daw niya ay sa bahay ng kapatid niya galing ang iyakan. Kinakabahan umano siyang napasugod doon. Pero nagtaka siya dahil sarado na ang pinto ng mga ito at tila tahimik nang natutulog ang pamilya.
Hinanap niya ang nag-iiyakan at natuklasan niyang sa bahay ito na malayo sa kanila. Nagtaka siya kung paano niya narinig iyon. Isa pa ay hindi naman malakas ang pag-iyak ng mga naroroon. Sa pakikinig niya ay parang may isang bagong panganak na naghihingalo sa loob ng bahay. Nang mga taong kasing iyon ay uso pa ang mga kumodrona at hilot sa mga liblib na barangay sa mga nayon at probinsya. Uso pa ang sa bahay lang nanganganak, hindi tulad ngayon na bawal na. Ayon pa kay Aling Rosa, ay nakadama siya ng kakaibang pagkatakam nang muli niyang malanghap ang makatulong laway na amoy na tila napakasarap na pagkain. Pakiramdam niya ay biglang lumutang ang kanyang katawan sa pagkasabik. Hindi niya namalayan na nakapasok siya sa bahay na iyon. Ang ipinagtaka pa raw ni Aling Rosa ay parang hindi siya nakikita ng mga tao sa loob ng bahay. Ni walang sumita sa kanya nang lumapit siya sa sanggol na nakalapag sa papag malapit sa higaan ng ina nito. Ang babae raw kasi ay pinipilit pang buhati ng mga kapamilya para madala sa ospital. Kaya naiwan ang sanggol sa papag. Nagmumula sa bagong silang na sanggol ang nakakatakam na amoy na nalalanghap niya na lalo raw nagpakulo sa kanyang tiyan. Mukhang hindi naaabot itong ina. Napakalayo ng bayan at wala pa tayong masakyan sa sentro ng baryo. Hindi naman pwedeng padaustos itong gamitin natin para makarating sa bayan. Naririnig pa umano ni Aling Rosa na sabi ng isang lalaki. Hindi raw niya mawari sa sarili noon kung bakit siya napangisi at parang natuwa. Walang nakapansin nang dilaan umano niya ang sanggol sa paa. Ni hindi kumawag ang sanggol nang simulan niyang natnatin ang paa nito at sipsipin. Subalit, nakadama raw siya ng awa nang marinig na umingit ito ng bahagya at umiyak na tila ba nasasaktan na. Binitawan niya ito at ang naiwang inuna nito sa papag ng ina ang kanyang nilantakan. Nang mapawi raw ang gutom niya ay biglang nagkagulo na sa labas. Namatay na ang ina ng sanggol. Saglit pa umuna siyang tumingin dito bago nagpa siyang umalis. Aba, Manong! Saan ang galing yung malaking asong iyon? Narinig pa niya na sabi ng isa habang naglalakad na siya palayo na parang wala lang. Nagpalinga-linga pa siya para tignan kung may aso nga sa paligid. Pero wala raw siyang nakita. Nang makauwi umano siya, ay naligo siya at nagpalit ng damit. Puro kasi iyon dugo dahil sa pagkahayok na paraan niya sa pagkain nang nanlilimahid sa seriwang dugo na inuna ng sanggol. Doon lang niya naramdaman ang pandidiri sa ginawa niya. Hindi niya maiisip kung bakit nangyayari iyon sa kanya. Umiiyak na muli na lang siyang nahiga at inisip na panaginip lang ang lahat. Kinabukasan ay tinignan niya ang kanyang sarili. Hindi iyon ang damit niya nang siya ay matulog. Pinuntahan niya ang kanyang batalan upang tignan kung naroroon ang hinubad niyang damit. Napaiyak siya nang makitang naroroon nga ang suot niyang damit bago matulog. Nangangahulugan na hindi pa naginip ang lahat. Nagmamadali siyang nilaban ito. Nagsasampay na siya nang marinig niya sa kanyang hipag ang balita mula sa kapitbahay nilang nanganak. Namatay na umano ang ina nito at ang sanggol ay dinala sa ospital ng madaling araw dahil sa pamumutla at nanlalamig na katawan sa ninang sugat sa paa. Sabi pa ni Talia, may aso raw na nakapasok sa bahay ni Sonia at kinain daw ang inunan at muntik na daw kainin ng bata.
ani daw nito sa malakas na tinig. Ay naku, ganun naman ang mga pusa at aso pag nakakaamoy ng malansang dugo. Akala siguro karne yung sanggol kasi amoy dugo pa yun. Naririnig naman niyang sabat ng biyanang babae ng kanyang kapatid. Kaya dapat hindi iniiwan na nakatiwangwang ang bata na walang balot. Lalo kapag wala pang tatlong buwan. Kahit na daga o ipis ay ngangat-ngatin yan dahil malansa pa. Kahit bagong ligo pa yan. Dagdag pa nito. Napausal ng dalangin si Aling Rosa na sana ay makaligtas ang sanggol. Nang gabing iyon daw ay isip siya ng isip kung papaanong naging aso ang tingin sa kanya ng mga tao sa bahay ng namatay nilang kapitbahay. Hindi rin niya maintindihan ang mga nangyayari sa kanyang sarili. Bakit siya nagkakaganoon? Anong sakit ba ang dumapo sa kanya? Nagsimula siyang bagbagin ng konsensya nang mabalitaan niyang namatay sa ospital ang sanggol. Ang sabi ng doktor ay mahina ang bata at kulang sa sustansya. Sinisipan ng nasa ospital ang pamilya ng sanggol dahil sa umano'y hindi pagdadala sa mag-ina sa doktor at umasa lamang sa hilot. Ngunit kahit nginangat-ngat ng konsensya niya si Aling Rosa, ay hindi niya napipigil ang sarili sa tuwing makakaramdam siya ng kakatwang gutom sa gabi. Hindi naman daw umuno gabi-gabing ganoon. Mas maraming gabi na normal lang ang pakiramdam niya. Sa paglalarawan pa niya sa nangyayari sa kanya, ay kapag daw siya sinusumpong ng sakit niya, ay saka lamang siya nakakaramdam ng init sa katawan at di mapigilang gutom at uhaw. Isang gabi, ay muli siyang sinumpong umuno ng kanyang sakit, ay muntik na siyang masukol ng pamilya ng kanyang biktima sa kabilang baryo. Ngunit nagtataka siyang sumuot lang siya sa madilim na damuhan, ay hindi na siya nakita ng mga ito. Ngunit hindi niya maipaliwanag sa pamilya ng kapatid niya kung saan at paano niya nakuha ang sugat sa kanyang likod. Tinamaan daw kasi siya ng homemade na baril ng isa sa mga humabol sa kanya. Sa pag-aalala ay sinabi niyang may malaki siyang pigsa sa likod. Mag-iingat ka rito, Rosa. Maglalagay ka ng asin at kalamansi sa mga dingding at bintana mo. Balitang balita na kasi ngayon sa mga karatig baryo na may gumagalang aswang daw dito sa lugar natin. Bilin pa nito sa kanya. At nang dahil sa pakiwari umano niya na hindi niya nakayang sardinin ng lahat, ay sumulat siya sa ate Cecilia niya at nagtapat. Nang mga panahon na yon, ay may asawa na ang kapatid niya at buntis ng tatlong buwan. Sagsag ka agad dito at ang asawa sa Bisaya at nag-usap-usap silang tatlong magkakapatid at ang hipag at bayaw niya sa ate niya. Napagpasya ng mga ito, nadalhin siya sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan na kilala ng kanilang hipag. Subalit, hindi siya nito natulungan. Hindi raw kasi galing sa hawa o mutya ang kanyang pag-aswang, kundi sa isip. Muli siyang kumonsulta sa doktor sa utak. May nerve daw sa utak niya na nakakaapekto sa kanyang hypothalamus para maglabas ng kakaibang hormone. Ito ang parte umano ng utak ng tao na responsable sa pag-release ng hormone, lalo na sa kanyang pituitary glands. Naisip niya itong marahil ang dahilan kaya nagkakaroon siya ng kakaibang kakayahan. Natuklasan kasi niya na kaya niyang maglagay ng hipnotismo sa hangin nang hindi niya namamalayan. Ito ang dahilan kaya naiiba ang paningin ng mga tao sa kanya at minsan ay hindi siya nakikita. Nalaman niyang kaya niya itong gawin sa bugso ng takot o sobrang pagkasabik. Sabi naman ng isang naging kaklase niya sa kuleyo sa Maynila na naging eksperto sa mga paranormal at sa mga brain activities ng tao, ay kailangan matutuhan ni Aling Rosa na kontrolin ang mga kakayahan niya
para makontrol ang mga pagbabago sa kanya. Sa mga taong nilapitan nila, tanging ang albularyo lamang ang kanilang pinagsabihan ng kanyang pagkasabik sa laman ng bagong silang nasanggol. Ang iba ay tanging mga sintomas lang ng kanyang pagkaaswang ang sinabi nila. Ngunit tila hindi nakakalayo ang mga sinasabi nito sa kanila. Dahil sa buntis ang ate Cecilia niya at ayaw niyang magawa nito ng masama at ang anak nito sa sinapupunan. Natatakot siyang baka tuluyan na siyang mabisto sa lugar ng hipag niya, ay napilitan siyang bumalik sa NCR. Pinilit niyang maging normal ang lahat. Tutala hindi na siya laging sinusumpong. Pinilit niyang araling kontrolin ang kakayahan niya sa hipnotismo upang magkaroon siya ng kontrol sa isip kapag susumpungin siya. Hindi na siya nakabalik sa pagiging nurse niya dahil sa takot na magkalat siya sa trabaho. Binigyan na lang siya ng puhunan ng kanyang mga kapatid upang magtayo ng negosyo. Puninarya ang naisip niyang buksan. Ang puninarya niya ay malapit sa ospital. Doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makalabas-masok sa ospital kapag sila ang nakakakuhang mag-asikaso sa pasyenteng namatay sa ospital. Nakabisado niya ang pasikot-sikot ng negosyo. Kasabay ng pagkabisado niya sa mga pasikot-sikot sa kalapit nilang ospital. Malaya siyang nakakapambiktima ng sanggol nang hindi kahinahinala ang dating. Nagagawa na niya kasing gawing natural lang ang pagkamatay ng sanggol. Hindi na idinetalye ni Aling Rosa kung paano niya yung nagagawa. Tanging sinabi niya ay naging ganoon ang buhay niya sa mahabang panahon. Mambibiktima siya at pagkatapos ay katakot-takot na sumbat sa buti ang kanyang mararamdaman. Ipinagpasalamat niya sa loob ng isang taon ay dalawa o tatlong beses lang siyang sumpungin. Kahit umasenso na ang kanyang negosyo at nagkaroon na ng mga brand sa ilang bayan, ay hindi pa rin nawawala ang bigat ng kanyang suliran. Mahabang pagtitiis para ang pinagdaanan niya at parang nais niya ng sumuko. Hirap na ako, Elsa. Umaapaw na ang sigaw ng konsesya ko. Nawala nga ang mga tinig, pero ito ang pumalit. Mahabang pagturusa, nakamamatayan ko na lang yata. Naiiyak na ani nito kay Lola. Pitsa, naiisip ko, anong kasalanan ko sa Diyos? Bakit niya ako natitiis ng maghirap ng ganito? Di hindi ko na nakuhang magmahal pagkapamilya sa sarili ko dahil sa takot na manahin na magiging mga anak ko ang sakit ko. Ani pa nito, natuluyan ng napahagulgol. Awang-awa kami kay Aling Rosa noon, Sir Narrator. Pero wala naman kaming magawa para pag-aanin ang dinadala niyang paghihirap ng loob. Lakasan mo ang pananampalataya, Rosa. Ihinga mo sa Ama ang lahat ng bigat ng loob mo. Ipapakilala kita sa mga lider ng aming simbahan. Marahil kapag napayapa mo na ang isip mo, ay magsasara ang nerve sa utak mo na naglalabas ng kakaibang hormon. Pagpapayapa ni Lola. Bago ito umalis ng araw na iyon, ay nanalangin kami ni na Lola at Mama, kasama si Aling Rosa. Nakaramdam daw ito ng ginhawa sa ginawa naming taimtim na panalangin. Lumipas lang ang ilang buwan ay nagbalik ito sa amin at nanatili sa bahay ng kapatid nito ng ilang buwan upang mabautismuhan sa aming simbahan. Saka ito muling nagbalik sa NCR. Sa mga text nito at tawag sa telepono ay dama namin ang kapanatagan ng tinig nito. Masaya na itong nagkikwento na mayroon ding maliit na bahay-sambahan ang aming simbahan sa lugar nila at masigla silang dumadalo sa mga prayer meetings. Pakiramdam namin ay unti-unting napapagtagumpayan ni Aling Rosa ang kanyang laban. Ang laban niya
sa kanyang sarili at sa kanyang pag-aaswang. Hanggang dito na lamang po, Sir Narrator. At salamat sa pangunawa sa hindi magandang pagkakasulat ko. Ang inyo pong tagapakinig, Bebeng. Travel of the Stone.